Welcome to my class. Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. God bless us all. Keep safe and enjoy learning. Mapagpalang araw sa inyo mga bata. Ang ating aralin ngayon ay ang Rehiyon 7, ang Gitnang Visayas. Ito ang pangalawang rehiyon na ating matatagpuan sa Visayas na pinakamaliit sa malalaking pangunahing pulo ng Pilipinas. Okay po, ang ating tatalakayin ngayon ay walang iba kundi ang Rehiyon 7, Gitnang Visayas. Mga lalawigan sa Rehiyon 7, Negros Oriental, may kabiserang Dumaguete City, Cebu, kabisera ay Cebu City, Bohol, na may kabiserang Tagbilaran City, at ang Sikihor, na may kabiserang Sikihor. Okay, ang Rehiyon 7 ay nasa pagitan ng Kanlurang Visayas at Hilagang Visayas. Kaya ito ay tinawag natin na Gitnang Visayas. Ang mga lalawigan sa rehiyong ito ay pinaghihiwalay ng Kipot ng Tanyon at Kipot ng Cebu. Ito rin ay napaliligiran ng Dagat Bohol, Dagat Visayas at Dagat Camotes. Ang Rehiyon 7 ay binubuo ng matataas na anyong lupa tulad ng bundok at burol, partikular na ang Cebu na kung saan maraming bundok at lambak. Ang Bohol at Sikihor naman ay maburol. Tandaan, pag sa Cebu, partikular sa lalawigan ng Cebu, dito ay mabundok at maraming lambak. Pagdating naman sa Bohol at Sikihor, dito naman ay maburol. Okay, sa Rehiyon 7 natin matatagpuan ang Taniyag na Chocolate Hills. Ito ay may 1,268 na tumpok-tumpok na burol. Imagine gano'ng karaming tumpok-tumpok na burol mayroon sa ating bansa. Meron tayong 1,268 na tumpok ng mga burol. Ito ay kulay tsokolate kapag tag-init at kulay berde naman kapag tag-ulan. So, nababago ang kulay kaya siya tinawag na Chocolate Hills dahil sa kulay tsokolate nito tuwing tag-init. At dito rin natin makikita ang pinakamaliit na unggoy sa buong mundo. Take note, pinakamaliit na unggoy sa buong mundo, walang iba kundi ang Star Sheer. Ayan, ang pangunahing kabuhayan sa Rehiyon 7 ay pagsasaka at pangingisda, katulad din ng sa Rehiyon 6. Pagdating naman sa pinagkakakitaan, nagkakaroon sila ng pagkakakitaan sa pag-aalaga ng hayop, pagmimina, pagtutroso, at mga industriyang pantahanan. Yan. Sa Negros Oriental, dito naman natin makikita ang mga kapok. Umaani sila ng mga kapok. At ang pangunahing produkto dito sa Negros Oriental ay bigas, mais, tubo, niyog, saging, mangga, manggi, at isda. Okay po? Next. Toledo, Cebu. Dito naman natin makikita ang mga pinagkukunan ng yamang tanso sa buong Asia. Take note ulit, pinagkukunan ng yamang tanso sa buong Asia. Ganon kayaman ang ating bansa sa iba't ibang yamang likas. Dito rin natin makikita ang minahan ng bakal, pilak, ginto at paggawa ng gitara at ng banig.
Ayan, makikita natin ito sa Toledo, Cebu. Ayan, lungsod ng Cebu. Okay, sa lungsod ng Cebu, itong lungsod na ito ay makasaysayan at tanyag. Bakit? Dahil maraming mga makukulay at mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas sa lupain ito, lalo na noong panahon ng mga Kastila. Nang lisanin ni Magella ng Samar kasama ng kanyang mga kawal, dito sila tumungo sa lungsod ng Cebu. Sa katunayan, dito itinatag ang unang pamayanan ng mga ng mapanakop na Kastila at dito na namalagi. Ngunit, dito rin nagwakas ang unang pagtangka, pagsakop sa bansa. So, makasaysayan talaga ang lungsod ng Cebu, lalo na noong panahon ng Kastila. Naganap ang isang digmaang Kastila laban sa Pilipino sa isla ng Mactan. Nabawian ang buhay si Ferdinand Magellan sa kamay ng pangkat ni Lapu-Lapu. Sino nga? Kaninong ang kamay? Nabawian ang buhay si Magellan kay Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ay isang matapang at may paninindigang dato ng Mactan noon na kilala rin bilang kauna-unahang pagtatanggol ng mga katutubong Pilipino laban sa mapanupil na dayuhan. Si Lapu-Lapu yung kauna-unahang nagtanggol sa mga katutubong Pilipino laban sa mga dayuhan. Ang pulo na Cebu ang sinasabing pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. Ang lungsod ding ito ang pinakasentro ng kabisayaan. Kaya naman, tinagurian itong reyna ng mga lungsod sa Timog. Ulitin nga natin, saan kilala o sa ano ang tinagurian sa lungsod ng Cebu? Ito ay reyna ng mga lungsod sa Timog. Ito kasi ang pinakasentro ng industriya, komersyo at edukasyon sa kabisayaan. Ganon katanyag ang lungsod ng Cebu. Ayan, matatagpuan natin sa Rehiyon 7 ang Bulkang Canlaon. Ito'y matatagpuan sa dulong hilaga ng Negros at may dalawang bunganga ito. Ito ay sumabog noong 2005. Doon, mas nakilala yung Bulkang Canlaon na sumabog ito noong taong 2005. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Diyan lamang nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Paalam mga bata!